Shout out tayo mga idol sa Solid Marsai supporter at sa Marsai family. Maraming salamat sa inyong support na mga idol. Nang makapagpahinga na si Arturo, kinausap na ito ni Lucila tungkol kay Nonoy. May mga napapansin na daw itong si Lucila na kakaiba sa bata. 13 taong gulang na itong si Nonoy, nagbibinata na. At habang lumalaki ito, nagbabago na ang ugali ng bata. Minsan, naabutan ito ni Lucila na kinakain ang isang alagang manok nila. At minsan din, isang gabi, nakita ni Lucila na lumabas itong si Nonoy. Sinundan ito ni Lucila at papunta ito sa kanilang kapitbahay at sinubukan na kainin ang alaga nitong kambing. Napapansin na din ito ni Arturo. Malaki na nga itong si Nonoy at anak ito ni Alfredo, ang busaw na aswang na pumatay sa kanyang mga magulang. Pero kinukup ito ni Arturo dahil naawa siya sa bata. Nang mapatay nila doon sa Bohol ang angkan ng kanyang lulutasyo. Wala namang alam itong bata sa nangyari sa kanila ni Alfredo. Mabait naman itong si Nonoy. Kaya lang, nasa dugo na nito ang pagiging aswang. At hindi pa ito nagawa ng paraan nila Tatay Andoy at Tatay Damaso. Hindi tulad ni Bibi Arthur na maliit pa lang may mga ginagawa na silang ritual para maisara ang pangangailangan nito bilang aswang. Kinakausap ni Arturo itong si Nonoy. Alam niyang makakaintindi na ito dahil nagbibinata na si Nonoy. Hindi lang ito kumibo at puro lang ito tango. Kaya napagpasyahan nila Arturo at Lucila na gawin na nila ang mga ritual sa tulong ni Tatay Damaso hanggang maaga pa. Kaya kinahapunan, agad na pumunta sila kay Tatay Damaso. Wala namang tutol itong si Nonoy. Siguro, naguguluhan pa ang bata sa mga nangyayari sa kanya. Tiningnan ito ni Tatay Damaso. Sabi ng albularyo na magagawan pa ito ng paraan. Kaya sa gabing yun, sinimula na ng matanda ang mga ritual. Mabait naman itong si Nonoy at sumusunod sa mga ipinagawa ni Tatay Damaso. Pero dahil sa ginawa nila, nagbigay ito ng hudyat para tuluyang mapukaw kung anong meron sa pagkatao ni Nonoy. Dahil 3:00 ng madaling araw, nagising itong si Arturo dahil sa kaluskos sa bubungan ng bahay nila Tatay Damaso. At nararamdaman niya ang kakaibang nilalang sa paligid. At pati si Lucila nagising na rin. Arturo, may aswang sa bubong, sabi ni Lucila. Kaya ang bilin ni Arturo kay Lucila, dito lang kayo ni Arthur. At bumangon kaagad si Arturo at lumabas ng kwarto. Papunta ito ng bintana, pero napatigil ito dahil nagising din si Tatay Damaso at nasa tapat ito ng bintana. Ang sabi ng matanda, Arturo, si Nonoy nasa bubong. Napahawak sa noo si Arturo sa narinig. Ito na ang tamang panahon para malaman ni Nonoy ang lahat. Batid naman ito ang mga nangyari sa kanila dahil 10 taong gulang ito nang makuha nila doon sa Bohol. Sabi ni Arturo kay Tatay Damaso, Tay, ako na ang bahala kay Nonoy. Lumabas si Arturo ng bahay at sinipat-sipat ang bubungan. Wala siyang nakita na nilalang, pero ramdam niya ang aswang na nasa paligid. Tawag ni Arturo, Nonoy, lumabas ka na. Mag-uusap tayo. Pero walang sumagot sa kanya.
kaya naglakad si Arturo papunta sa likod ng bahay. May dalang isang maliit na kabibi si Arturo. At pagdating doon, may angil siyang naririnig. Madilim man ang paligid, pero kita na ni Arturo kung nasaan itong sinunoy. Nasa itaas ito ng puno ng mangga. Pumunta si Arturo sa puno at tinawag uli si Nonoy. Angil lang ang sagot ng bata na nakita na ito ni Arturo kung saan nakapwesto. Nasa taas ito ng puno ng mangga at matalim na nakatitig sa kanya. Ilang sandali, bigla itong tumalon papunta doon sa kabilang puno ng mangga. Kaya ang ginawa ni Arturo, agad na sinundan ito at tumalon si Arturo sa puno para masundan si Nonoy hanggang sa maabutan na niya ito doon sa kabilang puno ng mangga. Agad na hinawakan ito ni Arturo at pagkatapos, mabilis na tumalon sa lupa. Pero umidpaw itong si Nonoy at sinubukan pang kalmutin si Arturo. Agad naman na nahawakan niya ang kamay ng bata. Niyakap ito at agad na idiniin ang dalang kabibi sa noo ni Nonoy habang nag-usal si Arturo ng mga dasal. Pagkatapos, agad itong napasigaw hanggang sa nawala na ito ng malay. Kailangan na gawin ito ni Arturo para mapahinahon niya si Nonoy. Dinala ito ni Arturo sa loob ng bahay. At habang wala pang malay ang bata, may isinuot na kwinta si Tatay Damaso at pagkatapos may ipinamoy na usok galing sa maliit na bote. Itinabi na nila ito ni Arturo para mabantayan nilang mag-asawa. Kinabukasan, normal lang naman itong si Nonoy. Pagsapit ng hapon, itinuloy nila Tatay Damaso ang mga ginawang ritual para sa bata. Ang sabi ni Tatay Damaso, aabutin pa ito na isang linggo bago matapos. Habang nasa sala sila Arthur at Nonoy, narinig na lang nila na nagkagulo ang dalawang bata habang nasa kusina sina Arthur at Lucila. Agad na pinuntahan nila ang mga ito at nakita nilang pinag-aatake nitong si Nonoy ang anak nila na si Bibi Arthur. Pero ang nakakagulat, dahil habang inaatake ni Nonoy si Arthur, mabilis din itong umilag at gumanti sa pag-atake. At kita nila Arturo at Lucila na nag-iba ang itsura ng dalawang bata. Lumabas ang mga pangil at mahabang kuko ng mga ito at ang bibilis ng mga kilos ng dalawa. Rinig din nila ang angil nila Arthur at Nonoy. Agad na nag-uusal itong si Lucila ng mga orasyon na pampahina at hinawakan ni Arturo ang dalawa para mapatigil na ang mga ito. Pero tumalon itong si Nonoy sa bintana at mabilis na tumakbo papalayo. Sabi ni Arturo, dito ka lang Lucila, ikaw na muna ang bahala kay Arthur. At mabilis din na tumalon si Arturo sa bintana para sundan itong si Nonoy. Magagabi na, baka kung saan pa ito magpunta. Nang maabutan ito ni Arturo, agad na hinawakan ito at pinipigilan. Nagpupumiglas pa ang bata hanggang sa tumigil na ito at umiyak. Kinausap ito ni Arturo. Ang sagot naman itong si Nonoy, naiinis daw ito kay Bibi Arthur. Palala na ng palala itong kalagayan itong si Nonoy. Dapat na matapos na agad ang mga ginagawang ritual ni Tatay Damaso. Kinagabihan, nagising na naman sina Arturo at Lucila dahil nakita nilang tumayo na naman ito at naglakad palabas ng bahay. Agad na tumayo si Arturo at sinundan si Nonoy. Nang makita ni Arturo na papasuot na ito doon sa sagingan papunta doon sa kakahuyan, agad na
tumakbo si Arturo at hinabol na si Nonoy dahil nakita ni Arturo na mabilis na itong tumatakbo. Pero nang malapit na niyang maabutan ang bata, agad na napatalon sa itaas ng puno si Arturo dahil naramdaman niya ang pag-atake ng tatlong nilalang sa kanya. Nang nasa itaas na ng puno si Arturo, agad itong nag-uusal ng mga orasyon na pampalinaw. Nagtataka siya kung bakit may mga biglang lumitaw na nilalang sa lugar nila. Sino ang mga ito at ano ang sadya ng mga nilalang na ito sa kanila? At nakita din ni Arturo na hindi lang pala tatlo ang mga ito. Marami pala ang mga busaw na aswang na nasa paligid. Tumalon agad si Arturo para maabot niya si Nonoy. Baka mapaano pa ang bata sa mga nilalang na narito. Pero inatake na si Arturo ng mga ito, kaya nagkabakbakan na doon sa may unahan ng sagingan. Mabilis na umilag si Arturo at inatake na din niya ang mga kalaban. Alam ni Arturo kung anong uring mga aswang ang umatake sa kanya. Mga busaw ito ng mga aswang. Pero ang lalong ipinagtaka ni Arturo dahil nakita niyang lumingon itong si Nonoy sa kanya habang hawak ng kamay ng isa sa mga busaw na aswang. Kakilala ba ito ni Nonoy? Pero bakit wala siyang alam na may mga aswang na pala na nakikilala ang bata? Papalayo na si Nonoy kasama nung isang matanda at mabilis na tumatakbo ang mga ito papalayo. Hindi na magawa pang sundan ito ni Arturo dahil humarang at inatake na siya ng mga kasamahang aswang ng matanda. Makalipas naman ang ilang minutong bakbakan, mabilis na din na tumatakas ang mga aswang na umatake sa kanya. Sinubukan pa sanang sundan ito ni Arturo. Pero nang mapalingon siya, nakita niya ang mga aswang na nandoon sa bubungan ng bahay ni Tatay Damaso. Kaya agad na bumalik siya doon sa bahay at tumalon papunta sa bubong. At agad na inatake ang tatlong mga aswang na nandoon. Bumulagta ng dalawang aswang at mabilis naman na tumakas ang isa papalayo. Patay agad yung isang aswang at naghingalo pa ang isa. Lumabas na din sina Tatay Damaso at Lucila ng bahay. At pati sila nagulat sa mga nakikita nila. Saan galing ang mga busaw na ito? Nasaan si Nonoy Arturo? Tanong ni Lucila. Tumingin si Arturo kay Lucila bago nagsalita. May kumuha sa kanya, Lucila. Tay Damaso, mga kasamahan ng mga busaw na aswang na ito. Hindi ko alam kung bakit naguguluhan ako, Lucila. Hindi ko alam kung saan galing ang angkan ng mga ito. Natataranta na din si Lucila kahit papano na pamahal na din nila ang bata. Baka may masamang mangyayari kay Nonoy. Ang sabi naman ni Arturo, gagawin niya ang lahat para makuha niya si Nonoy. Buhay pa ang isang busaw na aswang na nakabulagta sa lupa. Naghihingalo pa ito. Kaya sabi ni Arturo, Tay Damaso, dalhin natin sa loob ang isang ito. Ito na lang ang ating pag-asa para malaman natin kung sino ang mga kumuha kay Nonoy at saan ito dinala. Agad na dinala nila ang aswang sa loob at ginamot ito ni Tatay Damaso. Doon nila ito inilagay sa isang bakanting kwarto ng bahay. Kargado ang kwartong ito ng mga orasyon na pambakod at pangharang. Hinding-hindi makakalabas at makakatakas ang aswang kung sakali. Nag-uusap sina Arturo, Lucila at Tatay Damaso sa sala. Hinimay-himay nila ang mga pangyayari sa mga nakaraang araw at iniisip nila
kung sino ang maaring may pakana sa lahat na ito. Wala naman silang napapansin na umaaligid ng mga kakaibang nilalang sa paligid ng kanilang bahay sa manakaraang araw. Si Nunoy naman, nasa bahay lang ito at hindi lumalabas. Lumabas lamang ito kapag may iniutos si Lucila. Kailangan na nilang mag-ingat. At isa pa, kailangan na mabantayan na din nila si Bibi Arthur. Lumabas na ang tunay na pagkatao ng bata. Kahit na naisara na nila Tatay Andoy at Tatay Damaso ang mga pangangailangan ng bata bilang aswang para mamuhay ito tulad ng normal na tao. Pero ang mga kakayahan bilang aswang ay bukas pa, tulad nila Arturo at Abner. Kailangan na lang nila na imulat sa bata ang pagiging mabuti sa kapwa at paggamit sa mga kakayahan nito ng tama. Kinabukasan, okay na ang kalagayan ng aswang. Kinakausap na ito nila Arturo at Tatay Damaso at tinatanong tungkol sa mga kasamahan nito at kung bakit nila kinuha si Nunoy. Tawa lang ang isinagot ng aswang. Wala kayong makukuha sa akin, nasagot. At tumingin ito kay Arturo sa mata. Ikaw, Arturo, patayin mo na ako. Di ba dyan ka magaling? Ang pumatay ng mga kapwa mong aswang. Hindi nakapagsalita si Arturo. Sa tuno ng pananalita ng aswang, parang kilala talaga nito ang kanyang pagkatao. Tumayo na si Tatay Damaso, bit-bit ang buntot pagi. Ang sabi ng matanda, kung hindi ka magsasalita, unti-untiin ko ang iyong kamatayan. Pero pinipigilan ito ni Arturo. Ang sabi ni Arturo, wag, Tay Damaso. Kailangan pa natin ang isang yan. Malalaman natin kung saan galing ang mga busaw na yan at saan nagtatago ang mga kasamahan nito. Kailangan natin ang tulong ni Abner. May kakayahan si Abner para makuha ang mga detalye ng mga ito, Tay Damaso. Kaya agad na gumawa ng orasyon sina Tatay Damaso at Arturo. Ginamit ni Tatay Damaso ang mga kakayahan para utusan ang mga kaibigang Inkanto para puntahan sina Abner at Hidalgo. Kinagabihan, dumating agad sina Abner at Hidalgo at kasama sa dalawa si Supremo. Agad na ipinakilala nila Abner kay Tatay Damaso si Supremo. Hanggang sa nag-uusap na sila tungkol sa pagkawala kay Nunoy, tungkol sa mga busaw na aswang at pati na sa bihag nilang aswang. Lihim na kinausap ni Abner si Arturo. Ang sabi ni Abner na baka ang kumuha kay Nunoy ay ang angkan nito galing ng Bohol. Mga busaw na aswang na galing sa angkan ni Lolo Tasio. Sagot ni Arturo, yan din ang hinala ko, Abner. Wala ako ibang maisip na gagawa ng ganito, kundi sila lamang. Agad na pinuntahan nila Abner at Arturo ang bihag nila doon sa kabilang kwarto. Tiningnan ito ni Abner at sumingot-singot. Agad na lumapit ang binata sa bihag at hinawakan ito sa leeg. Magsabi ka ng totoo. Angkan ba kayo ni Lolo Tasio? Tumitig lang ito ng napakatalim kay Abner at pagkatapos tumawa ng napakalakas. Patayin niyo na ako. Diniinan pa ni Abner ang pagkakahawak sa liig ng aswang hanggang sa namimilipit na ito sa sakit. Kaya inawatan ni Arturo ang kanyang kapatid. Abner, wag. Kailangan pa natin na malaman kung saan si Nunoy at ang mga kumuha nito. Kaya huminahon si Abner. Patawad, Kuya Arturo.
Pumasok na din ng kwarto sina Tatay Damaso, Supremo at Hidalgo. Agad na gumawa ng ritual at orasyon itong si Abner. May kinuha ito na pulbo, inilagay sa kanyang dalawang kamay at idiniin sa magkabilang sentido ng aswang. Agad na parang sinaniban ito, napasigaw hanggang sa mawala na ito ng malay. Itinuloy ni Abner ang mga ginagawa hanggang sa matapos na ito. Lumapit kagad ito kay Arturo at ang sabi ni Abner, "Kuya, tama tayo sa ating mga hinala. Galing nga ang mga ito, ang mga busaw na ito, sa angkan nilulutasyo." Kinuha si Nonoy ni Inko Tomas kasama ang anak na si Cardo, pinsan ni Alfredo. Nasa paanan sila ng bundok ng Kulubkawa. Doon sila nakatira at nakipagsabuatan sa mga aswang na aniningaw. Napaisip si Arturo, ito na ang sabi ni Tatay Andoy, na babawiin ng mga busaw na aswang si Nonoy pagdating ng tamang panahon. "Abner, ililigtas ko si Nonoy. Ayaw kong mapasama ang bata sa kamay ng mga masasamang aswang." Sabi naman ni Abner, "Tutulong kami sa iyo, kuya. Pamilya ko na rin si Nonoy at tulad mo, ayaw ko din na mapasama siya. Kasama natin ang aking grupo." At lumingon si Abner kay Supremo at Hidalgo. Tumango naman ang dalawa. Payag din ang mga ito sa mga sinasabi ni Abner. Kaya sa hapon din na yun, agad na umalis ang grupo nila Arturo kasama sina Tatay Damaso, Abner, Hidalgo at Supremo. Pupuntahan na nila ang lugar at babawiin sa mga busaw na aswang si Nonoy. Kasalukuyang binabaybay na nila ang gubat papunta ng bundok Kulubkawa. Ang hindi alam ng grupo, nakamasid lang sina Cardo kasama ang walong mga busaw na aswang sa kabilang bahagi ng lugar nila Arturo. At nang makita nila na umalis na ang grupo nila Arturo, agad naman na lumapit ang mga ito sa bahay nila Lucila. Nakikiramdam lang ang mga busaw na aswang at naghihintay ng tamang oras para umatake. Lingid sa kaalaman nila Arturo, balak din pala ng grupo ni Inko Tomas na pati si Bibi Arturo ay kunin din nila para makaganti ang mga ito sa kamatayan ni Arfredo at sa buong angkan ni Lolo Tasio. Umaligid na ang siyam na busaw ng mga aswang sa bahay nila Lucila. Habang sa loob ng bahay, nararamdaman na pala ito ni Lucila. Tinawag niya agad ang pinsa na si Ronnie na nasa kabilang kwarto. Ang buong akala ni Lucila, gusto ng mga aswang na ito na iligtas ang kasama nila na bihag nila Lucila at Arturo. Nang lumabas na si Ronnie, may dala na itong buntot pagi. Ang sabi agad ni Lucila, "Ronnie, dito ka lang sa loob ng bahay. Bantayan mong mabuti si Bibi Arthur. Kapag magpupumilit na pumasok ang mga ito, lalabas na ako ng bahay." Hinanda na din ni Lucila ang latigo ni Maria at nag-usal na ito ng mga orasyon. Pero ang mga aswang, nagsimula na itong lumapit ng bahay at nag-usal na din itong si Cardo ng mga matataas na uri ng orasyon para wasakin ang mga orasyon ng pambakod at pangharang sa paligid at sa loob ng bahay. May mga ginawang orasyon din ang mga busaw para sa mga tanim na panguntra ni Tatay Damaso na nakapalibot sa buong bahay. Ilang sandali, tumalo na sa bubungan ng bahay nila Lucila ang mga ito. Alam ni Lucila na angat talaga ang lakas ng mga busaw na aswang na ito, lalo na galing ang mga ito sa angkan ni Lolo Tasio. Kinuha na ni Lucila ang maliit na kulay itim na libro. Dala na din ang latigo
at agad na lumabas ito ng bahay. Batid ni Lucila na malakas ang mga busaw na aswang na ito. Pero may tiwala siya sa kanyang mga kakayahan. Mag-isa niyang lalabanan ang mga aswang sa paligid. Nang makalabas na si Lucila, may sinambit agad ito ng tatlong salitang Latin. Agad naman na umaangil ang mga busaw na aswang. At tumalo na din itong si Cardo sa harap ni Lucila. Ngumangasab kaagad ito at nagtutulo ang laway. Sabi nito kay Lucila habang nakalabas na ang mahahabang mga kuko at matatalas na mga pangil. Nasaan ang anak ni Arturo? Umatras si Lucila at inihanda ang sarili. Hindi mga ordinaryong aswang itong mga kaharap niya. Nakakakilabot ang boses na lumabas sa aswang na ito. Pero hindi natinag si Lucila. Agad itong pumadyak ng tatlong bisis sa lupa. Pero maagap itong si Cardo. Bago pa magawa ni Lucila ang pangatlong pagpadyak, nakapag-usal na ito ng orasyon ng pangwasak. May tatlong salitang Latin itong sinasambit. At nang matapos niya itong gawin, mabilis itong sumugod sa kanya at ang mga aswang na nasa bubungan at sa itaas ng mga punong kahoy, tumalo na din ang mga ito para atakihin si Lucila. Agad naman na iwinasiwas niya ang latigo na hawak. Muntik nang tamaan si Cardo. Agad naman itong nakatalon patras. Mabilis na kinuha ni Lucila ang isang supot ng munggo. Dinasalan ito at pagkatapos, mabilis na isinaboy sa paligid. Nang maapakan ito ng mga aswang na papasugod sa kanya, agad itong naghiyawan sa sakit at mabilis na tumalon patras. Nagulat itong si Cardo. Hindi niya akalain na may mga alam itong si Lucila na ganito kataas ng mga kaalaman sa orasyon at mga pangontra. Mahihirapan na sila na malapitan ang babae dahil nagkalat ang mga piraso ng munggo sa paligid ni Lucila. Hindi pwedeng maapakan nila ito. Agad na gumawa ng paraan si Cardo. Agad itong sumigaw nang napakalakas habang nag-uusal ng mga orasyon. Ilang sandali, lumakas ang ihip ng hangin sa paligid. Nilipad nito ang mga dahon na nasa paligid ng bahay nila Lucila. Napapatras si Lucila dahil ang mga isinaboy niyang munggo na punta ang mga ito sa gilid ng kanilang bahay dahil sa lakas ng hangin sa paligid. Mabilis na sumugod uli ang mga ito sa kanya. Agad naman na pinaghampas ang mga aswang sa hawak na latigo ni Lucila. Muntik pa siyang maabot sa mga kalmot ng mga ito, pero tinamaan niya ang dalawang busaw na aswang at napapatras agad ang dalawa. Umatras na din si Lucila doon sa gilid ng bahay at binuklat agad ang maliit na libro na dala. Mabilis niyang binasa ang mga nakasulat sa 15 pahina nito. At nang matapos na gawin ito ni Lucila, agad na nalaglag sa bubong itong si Cardo at pati na ang mga kasamahan itong mga aswang na nasa itaas ng mga puno ng kahoy. Nahulog ang mga ito sa lupa. Nakaramdam agad ng panghihina ang mga ito. Kaya walang inaksayang sandali si Lucila. Agad itong tumakbo at pinaghahataw ang mga aswang. Agad na namimilipit ang mga ito sa sakit. Pero itong si Cardo, agad na nakabawi ng lakas. Hindi ito napansin ni Lucila. Nasa likod na pala niya si Cardo at mabilis siyang pinagkakalmot. Natumba si Lucila at nabitiwan ang hawak niyang latigo. Mabilis niyang binuklat ang hawak na libro at binasa agad ang mga nakasulat
sa ikalimang pahina nito. Pero hindi na ito natapos pa ni Lucila dahil tumalon na itong si Cardo papasugod sa kanya. Pero bago siya makalmot, nakalabas na ng bahay ang kanyang pinsan na may dalang buntot pagi at mabilis nitong pinagpapalo ang aswang. Kaya napatalon pa atras si Cardo. Pero sandali lang yon dahil mabilis itong tumalon uli para atakihin ang kanyang pinsan. Kaya ang ginawa ni Lucila, agad niyang tinapos ang mga orasyon. Tumayo agad siya at hindi inalintana ang mga natamong sugat. Itinaas niya agad ang librong hawak at may mga sinambit na tatlong banyagang salita. Pagkatapos ng banggitin yon ni Lucila, may lumitaw na pabilog na hugis na nakapalibot sa kanya at lahat ng mga aswang na nasa loob. Agad na humihiyaw ang mga ito sa sakit. Sobrang nasasaktan ang mga aswang. Apat agad ang namatay. Pero nakalabas ka agad ang apat na mga aswang, pati na si Cardo. Tumalon-talon agad ang mga ito paikot kay Lucila at sa kanyang pinsan. Naghahanap ng magandang pagkakataon para makatake ang mga aswang. Sabi ni Lucila, "Pumasok ka na sa loob, insan. Ilang segundo, mawawala na ang bisa ng aking ginawang orasyon." Pero hindi umalis ang pinsan ni Lucila. Sagot nito sa kanya, "Hindi, Ate Lucila. Sasamahan kita dito. Lima na lang ang mga natira. Kaya na natin yan." Tama ang kanyang pinsan. Lima na lang ang mga aswang na natira. Kaya agad na pinulot ni Lucila ang latigo at humanda. May mga iniusal-usal na din si Lucila ng mga orasyon. Gagamitin niya ang orasyon ni Maria sa pagkakataong ito. Malakas ang kalaban nila na si Cardo. Kanina pa ito tinatamaan ng mga orasyon ni Lucila. Pero matigas at malakas talaga ang isang aswang na ito. Nang mawala ang hugis na pabilog sa paligid nila, muling umataki na ang limang mga busaw na aswang. Kasama si Cardo. Galit na galit ito. Rinig nila ang tangis at angil ng mga aswang. Pero sugatan na ang iba sa kanila. Umatras si Lucila sa gilid ng bahay at dito sila nakipaglaban sa mga aswang. Bawat tamaan sa hawak na latigo ni Lucila, agad itong namimilipit sa sakit. 10 minutong lumipas, nakabulagta na ang tatlong mga aswang. Patay na ang mga ito. 2 na lang ang natira. May sugat na din ang pinsan ni Lucila at pati si Lucila. May sugat na din ito sa kamay, braso at paa. Nang hindi napansin ng dalawa na nakalapit na pala itong si Cardo sa kanila, pinagpapalo kasi nila Lucila ang isa na bumulagta sa lupa. Nakalmot si Lucila sa braso at akmang kakagatin na sana ang liig ng kanyang pinsan. Pero may isang maliit na nilalang ang tumalon galing sa bintana ng bahay nila at bumagsak ito sa likod ni Cardo. Pinagkakalmot na si Cardo ng maliit na nilalang sa likod at liig. Humiyaw agad ito sa sakit at galit na umikot. Hinawakan ang maliit na nilalang at ibinalibag doon sa dingding ng bahay. Umaangil ka agad ang maliit na nilalang dahil sa sakit nang bumagsak ito sa lupa. Pero kahit na nasaktan ito, agad itong tumayo at humanda. Umaangil ito sa galit. Tumayo na rin si Lucila, bit-bit ang latigo at tumakbo ito para atakihin si Cardo. "Baby Arthur, lumayo ka!" ang sigaw ni Lucila. Pero parang walang narinig ang bata at umatake na din ito kay Cardo. Nahawakan ni Cardo ang paa ni Bibi Arthur at mabilis itong tumalon
para makalayo. Hawak na niya ang bata. Hawak na niya ang pakay nila. Agad naman na sumunod si Lucila habang nagsisigaw. Bitiwan mo ang anak ko! Pero nakakita ng pagkakataon si Bibi Arthur at nakagat niya ang kamay ni Cardo nang lumuwag ang pagkakahawak niya. Pinagkakalmot na ito ng bata. Kaya nakatalon si Bibi Arthur at nakawala. Sinubukan pa sanang hulihin ito ni Cardo. Pero nasa harap na niya si Lucila at hawak na nito si Bibi Arthur. Huwag mong idamay ang anak ko. At agad na pinaghahataw ang aswang hanggang sa tumalon na ito at mabilis na tumakbo papalayo. May mga sugat na din itong si Cardo, kaya nakapagpasya na ito na tumakas na muna. Hindi niya akalain na ganun kalakas ang asawa ni Arturo. Kailangan na makagawa muna sila ng plano. At kanina nakita niya ang mga papaalis na sina Arturo. Baka papunta ang mga ito sa pinagtataguan nila. Kailangan na masabihan niya agad ang kanyang ama na si Inco Tomas. Habang si Lucila, agad na dinala sa bahay si Bibi Arthur. Pati ang kanyang pinsan, binigyan niya ito ng gamot sa mga sugat. Pinakalma muna ni Lucila ang bata at pinatulog sa kwarto. Malaki na nga ang kanilang anak ni Arturo at lumabas na ang pagiging aswang nito. At nagulat siya sa lakas at tapang ng bata. Hindi na natulog si Lucila. Kailangan na mabantayan niya ang mga kasama niya sa loob ng bahay. Ilang sandali, muli silang lumabas ng kanyang pinsan para sunugin ang lahat ng mga patay na aswang. May mga dagdag na mga panguntra din na inilagay din si Lucila sa buong paligid ng bahay. Medyo okay na ang kanyang mga sugat. Ang inaalala niya ngayon ay si Nunoy. Hindi pwedeng tuluyang makuha ito ng grupo ng mga busaw na aswang. Habang sina Arturo, Tatay Damaso, Abner, Supremo at Hidalgo, papalapit na ang mga ito sa paanan ng bundok Kulubgawa. At may mga naramdaman na sila na mga nilalang sa paligid. Sabi ni Tatay Damaso, "Humanda na kayo. Papasok na tayo sa gubat na ito. Hindi lang ang mga busaw ang maaring makasagupa natin dito sa gubat ng Kulubgawa. Dahil pinamamahayan din ito ng mga malalakas na engkanto. Dito rin nakatira ang napabalitang ermitanyo na sumusubok sa mga baguhang albularyo. At lalo na ang mga aswang na aniningaw. Dapat tayong mag-iingat." Nagsimula nang pumasok ang grupo nila sa gubat. Tahimik, nakikiramdam at laging handa ang grupo nila. Bitbit na ni Supremo ang dalawang baril. Handa na din si Abner sa kanyang dalampana, habang si Arturo bitbit ang tungkod na bigay ni Lolo Lucio. Ilang sandaling paglalakad, tumigil muna ang grupo nila. Kailangan na nila na magkarga at alamin ang insaktong kinaroroonan ng mga busaw na aswang. May kinuha agad si Tatay Damaso na isang maliit na garapon at binuksan yon. Nag-uusal ng orasyon at ilang sandali, may nakita silang isang anino ang lumabas at mabilis na sumuot doon sa kakahuyan. Sabi ni Tatay Damaso, "Maghintay muna tayo ng ilang sandali. Hindi pwedeng basta-basta na lang tayo napapasok sa pusod ng kagubatan dito dahil lubhang delikado." Ilang minuto, bumalik na ang inutosang engkanto ni Tatay Damaso at ang sabi nito sa albularyo na wala na ang mga busaw
sa kinaroonan nito. Umalis na at tumakas na ang mga ito. Kaya nagtataka si Tatay Damaso at kinabahan. Baka pumunta ang mga ito sa bahay nila. Baka inatake na ng mga busaw si Lucila. At paano nalaman ng mga ito na papunta sila dito? Lumapit agad si Arturo kay Tatay Damaso. Bakit, Tay Damaso? Arturo, kailangan natin na makabalik agad sa bahay. Wala na ang mga busaw sa bundok na ito. Baka sumalakay ang mga ito kina Lucila. Nandoon pa ang bihag natin. Baka gusto nila itong itakas. Kaya walang sinayang na sandali ang grupo. Agad na nagmamadali ang grupo na makalabas sa gubat para makauwi na doon sa bahay nila Tatay Damaso. Pero ilang minuto lang na paglalakad, may mga naririnig na sila na angil na papalapit. Kaya napatigil ang grupo sa paglalakad. Sabi agad ni Tatay Damaso, "Humanda na kayo. Alam na ng mga aniningaw na nasa loob tayo ng gubat. Papalakas na ang mga angil na kanilang naririnig." Kaya sabi uli ni Tatay Damaso, "Arturo, Abner, mauuna na kayo. Kami na ang bahala sa mga aniningaw na ito. Baka kung napaano na sila Lucila." "Sige, Tay. Mauuna na kami. Mag-iingat kayo, Tay Damaso." Ang sagot ni Arturo. At mabilis na tumalon ang magkapatid sa puno ng kahoy. At mabilis na itong nagpalipat-lipat papalayo. Inihanda na kaagad ni Hidalgo ang dala nitong dalawang itak. Mahigpit na rin ang hawak ni Tatay Damaso sa kanyang itak. Nakikiramdam ang tatlo hanggang sa bumagsak na ang mga aswang na aniningaw sa palibot nila. Lumingon si Supremo kay Hidalgo. Tanong nito, "Handa ka na ba, Hidalgo?" Sagot naman ni Hidalgo, "Nangangati na ang aking mga kamay para umatake, Supremo." Pero bago makakilos ang tatlo, mabilis na silang inatake ng mga aniningaw. Agad na umigpaw si Supremo at pinaputukan ang dalawa na papasagot sa kanya. Tinamaan niya ito sa katawan. Umaangil agad ang mga ito, pero hindi pa ito sapat para mapatumba niya ang mga aswang. Kailangan na sa ulo at sa tapat ng puso niya ito patatamaan. Kaya lumapit pa si Supremo sa dalawa. Umatake naman agad ang mga ito sa kanya. Umikot lang si Supremo doon sa isa at pinaputukan niya ito sa ulo ng dalawang beses. Patay agad ito nang bumagsak sa lupa. Umatras pa sana ang isang aniningaw. Pero mabilis na nasundan ito ni Supremo at pinagbabaril sa likod ng ulo. Agad itong natumba at nangingisay. Umatras muna si Supremo. May mga aniningaw ang papasugod na rin sa kanya. Habang si Hidalgo, natagpas na niya ang liig ng dalawang aniningaw. Kapwa patay na ang mga ito at kasalukuyang hinabol niya ng taga ang tatlo pa na mabilis na tumalon-talon paikot sa kanila. Mas mabilis si Hidalgo. Agad niyang naabutan ang tatlo at sunod-sunod na pinagtataga sa hawak niyang dalawang itak. Tinamaan niya sa ulo at braso ang isang aswang. Napaangil agad ito at napatras. Ilang beses na rin na nakipaglaban itong si Hidalgo sa mga ganitong klaseng aswang. Kaya alam na niya ang galaw ng mga ito. Alam din niyang may matinding lason sa mga kalmot ng mga aniningaw. Kaya hanggat maaari, kailangan niyang makaiwas sa mga kalmot ito. Natagpas na naman niya ang liig nung isa na papasagod na sana sa kanya. Agad itong bumagsak sa lupa at nangingisay. Pagkatapos, agad na gumulong si Hidalgo. May dalawa pa
na tumatalon papunta sa kanya. Pagtayo niya, sakto naman na nataga niya sa ulo ang isang aniningaw. Umaangil kagad ito sa sakit, pero napatigil naman agad nang isaksak niya ang hawak na itak sa bibig ng nilalang. Patay agad ito. Patalo na sana ang isa pa papunta doon sa itaas ng puno. Pero nahabol niya agad ito. Tinagpas niya ito sa paa at nang bumagsak sa lupa, sunod-sunod na taga na ang kanyang pinakawalan. Pati si Tatay Damaso, dalawa na rin ang kanyang napatay. Pero may tama siya sa braso galing sa isang kalmot. Nang may tumalon galing sa puno papunta kay Tatay Damaso, kaya agad na umikot siya at sinalubong ito ng taga. Tinamaan ito sa dibdib, kaya palihis ito na bumagsak sa lupa. Akmang aatake na naman sana ang aniningaw, pero nasa likodan niya si Hidalgo. Tinagpas kagad ito ang liig ng nilalang. Dahil sa lakas, humiwalay ang ulo nito sa katawan. Ilang minutong lumipas, tumahimik na ang kapaligiran. Wala na silang naririnig na alulong o angil ng mga aswang na aniningaw. Patay na ang lahat na umatake sa kanila. Nagkalat ang mga ito sa paligid. Apat ang napatay ni Tatay Damaso, pito ang kay Supremo, at sampu naman ang napatay ni Hidalgo. Sinunog muna nila ang lahat ng mga bangkay ng mga aswang. Pagkatapos, sabi agad ni Tatay Damaso, "Tara na, kailangan na natin na makalabas sa gubat na ito bago dumating ang mga kasamahan ng mga aniningaw na yan." At mabilis na silang tumatakbo palabas ng gubat. Habang sina Arturo at Abner, malapit na ang dalawa sa bahay nila Tatay Damaso, hanggang sa naamoy na nila ang mga busaw na aswang. Ito ang mga napatay at sinunog ni Lucila. Pagdating nila sa bahay, agad na tinawag ni Arturo ang kanyang asawa. Agad naman na binuksan ito ni Lucila. Hindi naman siya natutulog dahil nagbabantay siya sa paligid. Baka muling aatake na naman ang mga busaw. Tanong agad ni Arturo sa asawa, "Lucila, may mga busaw na umatake sa inyo. Naamoy ko pa ang mga ito." Kaya sinabi na ni Lucila ang lahat ang tungkol doon sa mga busaw na umatake sa kanila, pati na ang ginawa ni Bibi Arthur. Hindi makapaniwala si Arturo sa sinabi ni Lucila na tumulong si Bibi Arthur sa kanila. Malaki na nga ang kanyang anak. Kailangan na ang kanyang gabay sa bata. Ngayon, ang problemahin muna nila kung saan nila matuntun itong sinunoy at saan ito dinala ng mga busaw na aswang. Hindi pwedeng magsayang ng oras. Baka tuluyan na nitong madala sinunoy pabalik ng Bohol. Hinihintay na lang nila ang pagdating nila Tatay Damaso. Kailangan talaga sa gabing ito matukoy na nila kung saan lumipat ang mga busaw na aswang. Kaya pagdating ni Tatay Damaso, pumasok kaagad ang matanda sa kwarto ng bihag. Matigas pa rin ang aswang. Ayaw talaga nitong magsalita. Kaya ang ginawa ni Tatay Damaso, kumuha siya ng buhok galing sa aswang, dinasalan at ibinigay sa kanyang kaibigang Engkanto. Pagkatapos, inutusan na hanapin muli ang kinaroroonan ng mga busaw na aswang. Matapos na gawin yun ni Tatay Damaso, may kinuha siya na isang maliit na bato sa kanyang bulsa. Pinakain ito ng orasyon at pagkatapos, idiniin sa noo
ng bihag nilang aswang. Agad itong nangisay at bumagsak sa sahig. Wala na itong buhay. Sabi ni Tatay Damaso, wala kang silbi. Dapat ka nang tapusin. Tinawag niya si Hidalgo at inutusan ito na sunugin ang bangkay. Pumunta si Tatay Damaso sa sala at kinausap si na Arturo. Ang gawin na lang muna nila, hintayin ang kanyang kaibigang Engkanto at pag may impormasyon na sila kung nasaan si Nonoy, agad silang kikilos sa gabing ito. Nasa sala si Tatay Damaso habang naghihintay sa pagbabalik ng inutusan nilang Engkanto, habang si Arturo at Lucila nasa kwarto ang dalawa kasama ang anak ng si Bibi Arthur. Nakatulog na ang bata at pinag-uusapan na nila ang mga gagawin kay Bibi Arthur. Dapat na maigabay na nila ang bata dahil nagpapakita na ito ng palatandaan sa tunay na pagkatao, ang pagiging aswang. Makalipas ang mahigit isang oras, lumabas na si Arturo ng kwarto. Sabi ni Tatay Damaso, alam na nila kung saan lumipat ng pinagtataguan ang mga busaw na aswang. Pupuntahan agad nila ngayong gabi ang mga ito. Ayon sa Engkantong inutusan ni Tatay Damaso, lumipat ang mga ito sa kabilang bahagi ng bundok ng Kulubgawa, doon sa Kakahuyan na nasa paanan ng bundok na iyon. Nang maihanda na nila ang lahat, umalis na si Arturo, Abner, Hidalgo at Supremo. Maiiwan naman si Tatay Damaso kasama ni Lucila. Baka kasi babalik at sasalakay muli ang mga busaw na aswang. Paalis na ang grupo nila Arturo. Alam na nila ang lugar na sinasabi ng kaibigang Engkanto ni Tatay Damaso. Mag-alas dos na ng madaling araw nang marating na nila ang lugar. Agad na nag-uusal sila ng mga orasyon na pambakod at pangbulag. Ramdam na din nila ang presensya ng mga busaw na aswang. Alam na ni Arturo ang mga kakayahan ng mga aswang na ito. Sabi ni Arturo, ramdam ko na ang mga aswang. Abner, Hidalgo, kayong dalawa ang bahala doon sa kabilang bahagi ng Kakahuyan. Kami ang magkasama ni Supremo para atakihin ang harap. Tandaan natin si Nonoy ang kailangan natin para makuha. Ako na ang bahala na gagawa sa bagay na yan. Kapag makuha ko na ang bata, aalis na agad tayo dito sa lugar. Kailangan ko muna na matuntun kung saan tinago ng mga ito ang bata. Kaya agad na nag-uusal si Arturo ng mga orasyon. Pagkatapos, may inihip ito sa hangin habang patuloy sa pag-uusal. Ilang sandali nang matapos na nito ang ginawang orasyon, sabi uli ni Arturo, kumilos na kayo, Abner. Nasa batuhan nila din lang at tinago si Nonoy. Mag-iingat kayo. Malakas ang mga busaw at marami sila. Kaya agad na umalis si Hidalgo at Abner. Mabilis at maingat na tumakbo ang dalawa papunta doon sa kabilang bahagi ng gubat, habang si Arturo humanda na din ang dalawa. Ang sabi ni Supremo, Arturo, ikaw na ang bahala. Susunod ako. Tara na, Supremo, at humanda ka na. Alalay ka lang sa likod ko. Kailangan na makuha ko agad si Nonoy. At ilang segundo, biglang nawala si Arturo sa tabi ni Supremo. Napakabilis na nitong tumakbo papunta doon sa mga busaw ng mga aswang. Agad naman ang sumunod si Supremo. Huli na nang makaramdam ang mga aswang sa ginawa nila Arturo. Nagulantang pa ang apat na busaw ng mga aswang
na nasa ilalim ng puno ng atakein ito ni Arturo. Patay agad ang dalawa nang tamaan ito ng mga hampas ni Arturo gamit ang kanyang tungkod. Akmang tatalon pa sana ang dalawa, pero naabot na ito ng kalmot ni Arturo. Hinawakan niya ang braso ng isa, hinila at pinagkakagat sa leeg. Pagkatapos, agad na hinataw ng kanyang tungkod ang isa pa hanggang sa mawala na din ito ng buhay. Nagising naman agad ang tatlo na nasa itaas ng puno ng kahoy. Nabigla man ang mga ito, pero agad na tumalon para tulungan ang kasamahan nila na inatake ni Arturo. Pero agad na bumulagta ang isa nang tamaan ng bala ng baril ni Supremo. Patuloy na pinagbabaril ni Supremo ang mga ito hanggang sa mamatay na din ang dalawa pa. Nagising na ang lahat ng mga busaw. Kahit na gulat ang mga ito, agad na humanda para atakin si Arturo. Sabi ni Arturo, "Supremo, suportahan mo ako sa likod. Kukunin ko na si Nonoy." Lihim na inatake na din nila Abner at Hidalgo ang mga nagkagulo ng mga busaw na mga aswang. Mabilis na pinagtatakpas ni Hidalgo ang mga ito sa leeg. Tinamaan niya agad ang dalawa, pero mabilis na nakatalon din ang mga ito at umatake na din sa kanila. Mabibilis din ang mga aswang. Hindi ito madali para nila Hidalgo at Abner, dahil nakikipagsabayan sa kanila ang mga ito. At kahit na napatay na nila Hidalgo at Abner ang lima sa mga busaw, hirap pa rin sila natapusin agad ang mga kalaban. Agresibo at malakas din ang mga aswang. Tinamaan ni Abner ang dalawa nang tumalon ang mga ito papunta doon sa kabilang puno ng kahoy. Tumama ang kanyang mga palaso sa dibdib ng dalawang busaw, pero hindi ito sapat para agad na mapatumba ang mga ito, kaya mabilis na hinabol ito ni Abner at pinagpapana sa katawan. Nang bumulagta ang mga ito sa lupa, pinabaunan pa ito ng tig-iisang palaso sa ulo. Rinig sa kakahoyan na yon ang mga alulong at angil ng mga aswang. Nang biglang napatras Hidalgo nang tamaan ito ng kalmot sa braso, pero agad itong tumalon at napakabilis na pinagtataga ang isang aswang. Galit na galit ito at walang awang inatake ang aswang. Nang umatake naman ang tatlo galing sa kanyang likod, agad na umikot si Hidalgo at pinagtatagpas ang mga aswang. Tinamaan niya agad ang isa sa liig at sinundan agad ito sa ulo. Nangingisay ito at natumba sa lupa habang umaangil. Kinalmot pa si Hidalgo ng dalawa, kaya agad siyang gumulong at tinagpas ang paanong isa at sinundan ito ng mga taga sa katawan. Natumba na ito sa lupa at namatay. Sumunod naman na natumba ang isa pa nang tamaan ng tatlong pana ni Abner sa ulo at dibdib, habang si Arturo nakalapit na ito sa pinagtataguan ng mga busaw kay Nonoy. Pero agad na napatigil siya dahil nakita niyang may limang mga aswang ang mabilis na tumatalon sa mga puno papalayo, at nakita niyang tangay ng mga ito si Nonoy. May humarang din sa kanya na apat na mga busaw. Tumakas na naman ang mga busaw na may dala kay Nonoy. Hindi na ito hayaan pa na mangyari ni Arturo. Kahit na saan pa magtago ang mga ito, susundan at susundan niya ang mga busaw para kunin si Nonoy. Agad na inatake ni Arturo ang apat na humarang sa kanya, habang nakasunod naman agad si Supremo at pinagbabaril ang mga busaw na nasa itaas ng mga puno. Agad na tinamaan ni Arturo ng hataw ng kanyang tungkod
ang dalawa. Napasigaw agad ang mga ito dahil sa sakit habang tumalon-talon paatras. Galit na si Arturo. Hindi na nito pinagbibigyan pa ang mga aswang. Hinabol niya ito hanggang sa mapatay niya ang apat. May mga umaatake pa galing sa itaas ng mga puno ng kahoy sa kanya. Ang sabi ni Supremo, "Arturo, sundan mo na si Nonoy. Kami na ang bahala sa mga ito." Habang mabilis na tumatakbo si Supremo at pinagbabaril ang mga aswang. May mga sugat na din si Supremo sa braso at kamay. Pero hindi na ito iniinda ni Supremo. Kailangan na walang makakalapit na mga aswang kay Arturo para masundan agad ito ang mga papalayong mga busaw na may dala kay Nonoy. Sabi naman agad ni Abner, "Hidalgo, kayo na ang bahala ni Supremo sa mga aswang na ito. Susundan ko si Kuya Arturo." At mabilis na tumalon ito sa mga puno. Mabilis na sinundan ang kanyang kapatid. Nakasunod naman agad sina Hidalgo at Supremo habang pinagtatagpas ang mga aswang na mabilis din na sumunod kay Arturo at Abner. Bagsak ang dalawa nang maparuhan ito sa ulo ni Supremo. Nilapitan pa niya ito at pinagbabaril sa iba't ibang parte ng katawan. Pero agad siyang napagulong dahil mabilis na inatake siya ng tatlong mga busaw galing sa kanyang likod. Natapmaan si Supremo ng kalmot sa tiyan. Napasandal siya sa puno at agad na inasinta ang papalapit ng mga aswang. Tinamaan niya ang isa sa ulo. Natumba agad ito at nangingisay. Pero nakalapit na ang dalawa sa kanya. Hindi na niya kayang iwasan pa ang mga kalmot nito. Buti na lang, agad na tumulong sa kanya si Hidalgo. Tinagpas ni Hidalgo ang liig ng isang aswang. Patay agad ito at sinaksak pa ang isa. Napatigil ang aswang nang tamaan ito sa likod. Kaya ang ginawa ni Supremo, mabilis na binaril ito sa ulo. Bagsak kaagad ang aswang at namatay. Napayuko si Supremo at napasapo sa kanyang tiyang. Malaki ang sugat na kanyang natamo. "Supremo, malaki ang tama mo sa tiyan. Magpahinga ka na lang muna. Ako na ang bahala sa mga aswang." Tumango na lang si Supremo. Hindi na ito sumagot. Kumikirot na kasi ang kanyang mga sugat. Tumakbo kagad si Hidalgo at inatake ang mga natitirang mga aswang. Habang si Arturo malapit na niyang maabutan ang limang mga busaw na may dala kay Nonoy, umaalulong si Arturo sa galit. Papatayin niya ang lahat ng mga busaw na ito. Ilang sandali, naabutan na ni Arturo ang limang mga aswang. Tumigil na din ang mga ito. Pero wala sa kanila si Nonoy. Dahan-dahan na naglakad si Arturo papalapit sa lima. Wala na itong pakialam kung sino itong mga kaharap niya. Ang nasa isip niya ngayon ay makuha si Nonoy. Sabi kaagad ng isang aswang, "Arturo, nakita na din kita ng malapitan. Ang espesyal at ang tinatawag na pinakamalakas na aswang. At ang pumatay sa kapatid ko na si Tasio. May lakas ng loob ka pa na habulin kami at kunin si Nonoy, ang apo ko." Napatigil sa paglalakad si Arturo. Ngayon, alam na niya kung sino at saan galing na mga lahi ng mga busaw ang mga ito. Ito ang kapatid ni Lolo Tasio na pinatay nila doon sa Bohol. Lolo ito ni Nonoy. Ang sagot ni Arturo, "Nasaan si Nonoy? Bigyan ko lang kayo ng 2 minuto para magsabi ng totoo. Kapag hindi,
katapusan nyo na. Biglang napatras si Arturo nang may dalawang nilalang ang tumalon galing doon sa itaas ng puno. Nagtataka si Arturo bakit hindi niya napansin at naramdaman ang dalawang ito. Tay, ako na ang bahala sa isang ito. Itakas nyo na si Nonoy, ang sabi ni Cardo. At nakita na ni Arturo si Nonoy. Nasa itaas ito ng puno ng kahoy at bitbit ng dalawa pang busaw na aswang. Lumapit ng dandahan si Cardo kay Arturo at nakasunod naman ang kanyang isang tauhan. Sabi ni Inko Tomas, mag-iingat ka, Cardo, dahil malakas ang isang yan. Lumingon si Cardo kay Inko Tomas. Alam ko, tay, pagkakataon ko na ito para maipaghiganti si Lolo Tasio at Insan Alfredo. Tatapusin ko ngayon ang isang ito. Nang mapalingon ang lahat, pati na si Arturo, dahil sa isang nagsasalita doon sa kabilang puno ng kahoy, si Abner. Kuya, ako na ang bahala sa kanila. Iligtas mo na si Nonoy. Hindi natin hayaan na makuha ng mga masasamang busaw na ito ang bata. Abner, ikaw na ba yan? Ang traidor na inaalagaan ni Tasio. Magsama-sama kayo ngayon sa kamatayan. Sagot naman ni Abner, hindi ako inalagaan. Ginawa akong masama ni Tasio. Kayo ang magbabayad sa ginawa nyo sa pamilya namin ni Lolo Tasio. At mabilis na tumalon si Abner papunta kay Cardo. At habang papasugod ito, pinagpapanala din niya ang mga busaw. Mabilis din ang kilos ni Arturo. Agad itong umigpaw patalon sa itaas ng puno kung saan nandoon si Nonoy. Agad naman na umilag si Nacardo sa ginawang pag-atake ni Abner. Pero ang isa nitong kasama, tinamaan agad ito sa dibdib at ulo. Agad itong nangingisay at namatay. Nang tumalon na ang mga busaw na may dala kay Nonoy, agad itong inatake ni Arturo. Nagulat ang mga ito dahil sa isang kisap mata lamang, nasa likod na nila si Arturo. Kinalmot agad ni Arturo ang isa na may bitbit ng bata. Pagkatapos, tumalon siya pa itaas at mabilis na kinuha si Nonoy. Hinataw din niya ang isa pa na akmang kakalmutin sana siya. Tinamaan ito sa ulo. Nahulog ang dalawang aswang sa lupa. Patay agad ang isa, pero hindi napuruhan ang isa pa. Tumayo agad ito at inatake si Arturo. Kailangan na mailagay niya ang bata sa ligtas na lugar. Kaya tumalon si Arturo papunta doon sa kabilang bahagi ng pangpang. Pero nasa likod na niya si Inko Tomas at inatake na din si Arturo. Napakabilis nila matanda. Tinamaan si Arturo ng iilang kalmot nito. Nabitiwan niya ang bata. Pinagkakalmot na si Arturo ni Inko Tomas kasama ng mga tauhan nito. Hindi din magawang tulungan ito ni Abner dahil kaharap din niya si Cardo kasama ang dalawa pang busaw. Nag-iisip na ng paraan itong si Arturo. Uunahin niya itong matandang aswang. Hanggang sa maabot niya ito ng isang hampas ng tungkod. Tinamaan ito sa braso at napatras. Sinunda na ito ni Arturo. Hindi na niya ito bigyan pa ng pagkakataon na makabawi ng lakas. Pero inatake din agad siya ng mga kasama ni Inko Tomas. Agad na napatumba ni Arturo
ang isang matamaan niya ito sa ulo ng isang palo at sinundan sa katawan. Umaangil kaagad ito at nangingisay. Nang makalapit si Arturo kay Inco Tomas, agad na hinampas niya ito ng tungkod. Tinamaan na naman niya ito sa katawan. Pero matibay talaga ang matanda. Nagawa pa nitong kalmutin si Arturo sa braso at sipain sa tiyan. Nang mapatras si Arturo, pinagtutulungan na siya ng mga natitirang aswang. Agad naman na nakailag si Arturo at inataking muli si Inco Tomas. Tinamaan niya ito ng hampas sa katawan. Tumilapon ito doon sa damuhan. Sundan pa sana ito ni Arturo. Pero ang dalawang busaw ay umataki muli sa kanya. Agad na hinablot niya ang isa at isinandal ito sa puno ng kahoy at walang tigil na pinagkakalmot sa buong katawan. Inataki si Arturo galing sa likod nung isa pa, pero napatigil ito nang may isang nilalang ang tumalon at pinagkakalmot ang busaw na aswang. Paglingon ni Arturo, sinunoy. Inataki nito ang isang busaw na aswang na nasa kanyang likuran. Nagkamalay na pala ang bata at nakita niyang nakatayo na si Inco Tomas doon sa damuhan at nagulat ito sa nakita. Ilang sandali, mabilis na itong tumakbong papalayo. Hindi na ito sinundan pa ni Arturo. Mabilis siyang tumakbo para tulungan si Nonoy na nakipaglaban doon sa isang aswang. Nakita din niyang tumakas na din itong si Cardo dahil napatay na ni Abner ang kasama nito at maluba niyang nasusugatan si Cardo. Susundan pa sana ito ni Abner, pero sabi ni Arturo, "Wag Abner, hindi na kailangan. Baka may mga kasamahan pa ang mga yan. Nakuha na natin si Nonoy. Ito na ang kailangan natin." At mabilis na inatake ni Arturo ang nakalaban ng bata. Patay agad ito nang tamaan ng mga palo ng tungkod. Bumulagtak agad ito sa lupa. Nilapitan kagad ni Arturo si Nonoy. May mga sugat din kasi ang bata. Umiiyak kagad ito at yumakap kay Arturo at panay ang hingi ng tawad. "Tama na, Nonoy. Naintindihan kita. Uuwi na tayo. Namimiss ka na ni Arthur at ng Mama Lucila mo." Dumating na din si Hidalgo at ang sugatan na si Supremo. Napatay na din nila ang ibang mga kasamahang aswang ni Inco Tomas at Cardo. At bago sila umalis sa lugar na yon, sinunog muna nila lahat ng mga bangkay at agad na ginamot nila ang sugat ni Supremo para hindi ito lumala. Alam nila na delikado ang mga kagat at kalmot ng mga busaw na aswang. Ginamot din ni Arturo si Nonoy. Naintindihan ni Arturo ang bata. Maaring naguguluhan pa ito ngayon kung sino talaga ang dapat nasamahan. Natuwa sila dahil sa huli, mas pinili ng bata na sumama sa kanila. Ang gagawin na lang nila, tapusin ang nasimulan ni Tatay Damaso na mga ritual para tuluyang maisara ang pagkahayok ni Nonoy bilang aswang. Ilang sandaling lumipas, nasa bahay na sina Arturo. May mga inilagay pa na gamot si Tatay Damaso sa sugat nila Supremo at Nonoy. Kinabukasan, agad na umalis si Supremo para umuwi na doon sa taguan nila. Hindi na muna sumama sina Abner at Hidalgo. Kailangan nila Tatay Damaso ang tulong ng dalawa para bantayan si Nonoy habang ginagawa ang ritual.
buhay pa ang mag-ama na sina Inco Tomas at Cardo at ang ilang mga nakatakas na mga busaw na aswang. Baka muling manggugulo ang mga ito. Sa pagkakataong ito, wala nang tutol si Nonoy sa mga ginagawang ritual ni Tatay Damaso. Kaya makalipas lamang ang ilang araw, matagumpay na nagawa nila ang ritual para sa bata. At hindi na rin nagparamdam sina Inco Tomas at Cardo. Pero hindi nagpabaya ang grupo nila Arturo. Maaring anumang oras ay sasalakay muli ang mga ito sa kanila at kunin si Nonoy.